Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong maipakita ni Annalyn sa kanyang ama na itong si Dr. Tanyag ang kanyang nakuna na video kay Moira at ni Zoe na nag-uusap, at dito napaniwala naman din ito ni Annalyn ang kanyang ama sa kadahilanan na agad naman din itong nanghihingi ng kopya itong si Dr. Tanyag kay Annalyn, at dito agad naman din itong inabot ni Annalyn, at dito itong ibinigay ni Annalyn ang kanyang cellphone kung kaya't agad itong nag-share it itong si Dr. Tanyag sa kanyang cellphone upang mayroon itong maipakita sa kanyang anak na itong si Zoe. At pagkatapos nitong ma-share it ni Dr. Tanyag sa kanyang cellphone ay agad na itong nagpapaalam sa kanyang anak na itong si Annalyn na hanapin umano nito ni Dr. Tanyag ang kanyang kapatid na itong si Zoe. At dito, pagkatapos nitong makausap ni Dr. Tanyag itong si Annalyn ay agad naman din itong tinawagan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Zoe, at tuwang-tuwa naman din itong si Zoe pagkatapos nitong makita ni Zoe na tinawagan ito ng kanyang daddy, kung kaya't masayahin itong si Zoe na sinagot ang kanyang daddy, at agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Zoe na kailangan umano nilang magkita dahil mayroon umanong ibibigay si Dr. Tanyag kay Zoe, kung kaya't nagtatalo naman din ng tuwa itong si Zoe dahil ang buong akala nito ni Zoe ay bibigyan ito ng regalo sa kanyang daddy, kung kaya't agad naman din itong nag-uo itong si Zoe, at tinanong nito ito ni Zoe ang kanyang daddy kung saan umano sila magkikita, at dito agad naman din itong ibinigay ni Dr. Tanyag ang address, at dito agad naman din itong nagtungo itong si Zoe, at nang makarating na itong si Zoe ay tuwang-tuwa ito dahil siya umano ang nauuna at wala pa umano ang kanyang daddy, at kailangan umano nitong surpresahin ni Zoe ang kanyang daddy, kung kaya't binilhan nito ni Zoe ang kanyang daddy ng kanyang paborito. At dito nang makarating na itong kanyang daddy ay masayahin nitong sinalubong ni Zoe ang kanyang daddy, at niyakap pa nito ni Zoe, at agad nitong ipinaupo ni Zoe ang kanyang daddy, at nang makaupo na itong kanyang daddy na si Dr. Tanyag ay agad naman din itong nagsalita itong si Dr. Tanyag na hindi na umano ito magpaligoy-ligoy pa dahil gusto umano nito ni Dr. Tanyag na magsasabi umano ng totoo itong si Zoe, kung kaya't ikipinanlaki ito ng mga mata ni Zoe nang magsalita ang kanyang daddy, at agad nitong ipinakita ni Dr. Tanyag ang kanyang cellphone kung kaya't nanlaki ang mga mata ni Zoe, at dito hindi naman din ito sukat akalain ni Dr. Carlos na kanyang makikita ito itong kanyang anak na si Zoe. Nakausap nito ni Zoe ang kanyang nakilalang daddy na itong si Dr. Tanyag, kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Dr. Carlos na lapitan itong dalawa, at dito nang malapitan na dito ni Dr. Carlos ay ikinabulagta nito ni Dr. Carlos ng kanyang makikita at maririnig ang mga sinasabi ni Dr. Tanyag sa kanyang anak, kung kaya't agad naman din itong nakapagsalita ang si Dr. Carlos na nahuli umano ni Dr. Tanyag ang kanyang anak, at kailangan umano nitong tulungan ni Dr. Carlos itong si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.